Good morning, Itchy Boy Josue. Matinding matindi ang araw na ngayon dahil ako'y bibili ng bagong motor. Pero hindi naman yun na hindi naman yung motor na tipong mabibiyak yung ano ko, pitaka o mawawalan akong pera, magiging broke ako, hindi naman ganun. Ano lang yun, budget pa rin siya ng motor na Expressway Legal, Motorstar ang brand, tapos ang model is Cafe 400. Ilang weeks ko na rin pinapanood yung motor na yun sa mga review. Kaya yun, nag-decide ako, nabilin na yun. At ibenta lang si Badong kasi wala naman na akong ibang gusto sa motor kundi makadaan lang sa Expressway. I mean, marami akong gusto iba pero di naman yung abot kaya, di ba? Eh, ang Motorstar Cafe parang kapresyo lang ng ano eh. Mga 150cc scooter na sikat ngayon tulad ng mga NMAX. Small pa nga NMAX. Parang ganon. Tsaka ADV, mga PCX, mga ganyan. Ganyan lang presyuhan niya. Kaya ngayon, bibili ako noon. Samahan niyo ako. Let's go. At tsaka kung sino may bibili ng Badong, bili niyo na si Badong. Nilabas na. Nagpipilap na. Ito, palitan ko agad yan. Magpaikliin yan. Tapos, tanggal sticker. Tanggal ko yan sticker. Headlight. Natanggalin ko to kasi manok yun, hindi naman ako nagsasabong. Tanggalin natin yan. Napainit pa. So yun na guys, nakauwi na ako. Nabigo ako sa aking mission ngayong araw. Dahil ang nakuhang Cafe 400 doon sa Project 7 defective pa. Or hindi ko alam kung hindi naman daw yung makina yung defective kundi yung carb. Okay naman, siguro mga 2 minutes ko lang na test ride. Lumayo pa ako ng medyo onte. Hanggang sa siguro mga 1 minute after kung na test ride na. Biglang pag ginanon mo, parang gaganon siya saglit. Tataas lang yung RPM saglit, tapos bababa na. Kahit nakapiga ka pa. Sabi ni kuya, balik na lang daw kami doon sa 10th Ave sa main branch na nila para doon daw nila ayusin, panoorin ko raw para makita ko na hindi sa makina yung problema kundi sa car. Pagka ganun pa rin ang takbuhan, edi papalitan daw nila. Good morning guys. Yon. Gamit ko na siya ngayon kasi kinuha ko kanina. Kaso nalimutan ko yung aking GoPro. Kasi hindi mo ako na-late sa usapan. Actually nauna pa nga ako. Mga 9:05 ako dumating pero nauna pa rin ako kahit 9 yung usapan. Nalimutan ko yung GoPro kaya hindi ko na na-videoan. Bali ang nangyari, hindi nila pinalitan. Ang sabi nila sa akin pagdating ko doon, nung umuwi daw ako kahapon ng hapon, tinry pa raw nila ulit ayusin pero hindi nila ginamit. Ngayon nung kinabukasan daw tinry nila gamitin. Tapos yun daw, naging okay naman na raw. Nilinis daw ata yung carburetor. Hindi ko alam kung bakit nilinisin samantalang di pa naman gamit. Pero sabi ko sa kanila, yun nga, pang na ito, nagka-problema ulit, kaagad-agad. Sabi ko, magde-demand na ako na palitan na lang nila kaysa namomroblema ako. Kasi kaya nga ako bumili ng brand nyo eh, para walang sakit sa ulo eh. Hindi ako bumili ng second hand eh. Yung pala, sasakit din pala ulo ko, di ba? Mali yun. Tignan natin, ha? Yeah! Let's go! Malakas to motor na to. I mean, syempre, hindi naman kasing lakas nung mga talagang sports bike. Pero wala pa naman akong natatry. Pero yung lakas niya, parang makukumpara ko dun sa Husky ni na kuya ko. Yung smart pillion niya. Yung torque. Sana hindi tayo magka-problema. Kasi first time ko bumili ng brand new na motor. Yung una kong nabili, second hand. Siyempre, masarap sa feeling yung brand new. Sa akin nakapangalan. Diba? Tama, diba? Yeah. Tapos tulad ng ginawa ko dati, papasetupan ko ulit to. Tinetest ride ko lang siya ngayon ulit. Siyempre, mabay tayo eh. Bibigay tayo, diba? O,
sasakay tayo. Ang lakas ng ano nito. Engine brake sa first gear. Malakas yung slipper clutch eh. Siguro mga 40 kilometers lang eh. Try natin. Sa second gear ako. Pag nag-downshift ka papunta ano. Oh, sobrang lakas oh. Comparable yung torque niya eh. Husqvarna, Smart Pilin, 401. Comparable yung torque niya doon. Pero feeling ko mas malakas yun nang slide. Kasi ba itong pag ginanyan mo, hindi naman yun sisiba talaga ng matindi. Pag ginanyan mo, ito sumisibat eh. Filtering. Yeah. Ibang tao nahihirapan daw dito sa singitan. Hindi ko alam kasi ako, nag-start ako, malaki na agad yung motor ko. So parang normal lang sa akin, parang mas madali pa nga to. Malaki si Badong eh. Ang lawak ng handlebar nun eh. Sa expressway mababa natin ito si twin brother ni Badong. Smooth ang gear shifting na itong ano. Hindi ko tulad ni Badong. Badong clunky. So ayan siya guys. Ayan siya. Oh, diba? Solid. Good morning! Dito kami ngayon sa Bermosa. Kasama ko ang aking matinding motor. Teka, hindi kita. Oh, ayan, ayan. Ayan na siya ngayon. After one month, binlag ko to nung ano, binili ko pero di ko pa na-upload. So, pagdidikting ko na lang tong vlog na to. Ngayon, papakita ko lang yung itsura niya na kung ano na yung mga nabago, sigura na nabili ko. Tsaka kung ano yung binago. Kasi pinakustom ko to eh. So, ito kasama ko. Sound check. Ay, mali. Project. Ayos. Manis. Kukwento ko sa kung binili yung mga bagay-bagay dito sa motor ko. Kamote side mirror, 600, sa swabs, tsaka itong handle grips. Itong nung binili ko to, since pwede ako sa expressway, hindi nag-expressway ako. Gumaganon, hinahangin, nalaglagan ako ng isang piraso, bumili ako ng bago. Ito, hindi na to. Ito, tagto 200 na lang to sa Shopee. Kaso pangit to, parang naka-zoom. Ito, wide view to eh, wide view. Tapos handle grips sa swabs din. Handle bar sa swabs din, low rise. Dapat mag-clip, dapat mag-clip on sa ko eh. Kaso, parang ang pangit kasi hindi pa ako, yung pa ako hindi, ganito lang, nasa gitna eh, nasa forward control siya, on mid control siya eh. Hindi siya yung re-reset na nasa dito, no, nakaganyan. Yun, tapos stuck tong brake levers. Yung ilaw, pinalitan ko na ng headlight yan. Ginawa ko ng LED. Ay, buksan natin. Okay, ano. Masama sa malakas yan, hindi naman masyado kita. Sa signal light, pyesa na yan riang. Tsaka yan, sa kabila, magkabilaan. Tapos, ito, fender. Pinalitan ko na yan. Bumili ako bago. Kasi hindi na kasi yung stock. Kasi yung stock na gulong ko, manipis yun. Pinalitan ko ng ano, makapal, mas makapal. 120, 80, 18 sa front, sa likod. 140, 70, 17. Ito, kamay na bakal. Pati pala yung front fender kamay na bakal. Rear fender kamay na bakal din. Boss Jake, shoutout. Tambucho, muffler, kay Boss Jake din. Bullet. Actually, di ko masyadong natripan yung tunog kasi gusto ko ma-bass yung tunog.
Pero ayoko na itsura ng battle pipe. Pinili ko na lang tong bullet kasi mas gusto ko itsura nito. Kaso hindi ko masyadong trip yung tunog, pero okay na rin. Dalawa yan, Owens na tigwa 1.4. Yan, medyo madumi, sorry. Ang snack color talaga nitong cafe ko, orange na matte. Ayoko nun. Yan, pinakulayan ko. Tapos may nagpalagay akong ganito para mukhang classic. Tapos upuan sa LV Arts and Concept. Nakasukat to para sa motor ko. Yan, cowling ng keyway, ginawa ng bracket. Tapos itong ano yan, basta pinutol yan eh. Pinutol talaga. Yung stock kasi nito mahaba eh. Pinutol yan, tapos parang dinikit lang dyan sa likod. Yung sa pinagputulan. Yun. Yun pa lang naman ang mga ginagawa ko dito. Na naka-led strip din pala ako. Yun, yun lang. Yan ay itsura niya. Papakita ko sa inyo habang dinadrive ko. Let's go. So yun, simula nung kinustom ko to, nakuha ko one month na nung nabili ko. Tapos ito na itsura na ngayon. Such a Kamoti driver. Whee! Wala pala itong yon. Thank you sa mga nanood dyan. Maraming salamat. Congrats sa bago kong motor. May kasamang Epal. Hindi, joke lang. Tumulong yan. Tapos yun, magkakapi na lang kami. Tapos uwi na. Yun lang talaga pinunta ko rito. Haliw. Thank you. Bye-bye.